And mga kaligwas, good morning. For today's video, ayun, magbibigay lang tayo ng tips sa pagpapakain ng mga bee. Ay, bago natin simulan, kung bago ka sa aking channel, ayun, huwag mo nakalimutan na mag-like, mag-subscribe, and i-click yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. Diretso na kagad tayo dun sa topic natin. Magsimula na tayo magpakain, magbigay ng pakain sa kanila na pre-starter. And kung bibigay kayo ng kung magpapakain kayo ng mga bee, simulan nyo muna sa pakunti-kunti. And huwag nyong bibiglain na pakain kagad sila ng maramihan. So, kunti-unti lang. Ang advice ko nga pala sa inyo, mga kaprobensya, yung gagamit kung magtatakal kayo ng pagkain sa kanila, konti lang muna. Simulan niyo sa pakunti-kunti. Tapos hangga't maaari, lagyan niyo ng konting tubig para mas madali nilang makain at ma-absorb din ng kanilang katawan. So, konti-unti lang muna kasi experience ko lang yung sa mga nakarang alaga ko, yung 5 piraso. Nagkaroon ako ng case na nagpakain ako ng mga biik. Sinunod-sunod ko. Nagpakain ako ng mga biik. Dinamihan ko ng dinamihan, sunod-sunod yung pagpapakain ko. So, nagkaroon ako ng overfeeding. Nagtae. So, yun ang iiwasan natin, yung pagtatae ng mga alaga nating biik. Kahit sa mga hybrid, ganun din. So, pauti-uti. Meron akong kapitbahay kasi din na pumunta rin dito na sabi niya, bakit lagi nagtatae yung aking alaging biik? Sabi ko, baka na-overfeeding yan. So, yun nga. Na-overfeeding niya yung mga alaga niya big. So yun, ay iwasan natin yung pagkakaroon ng overfeeding dito sa ating mga big. So paunti-unti, simulan niyo lang muna. Huwag niyo mamadaliin na pakainin ng marami kagad. Paunti-unti. Yan. And binibigyan, actually pagkain nila may kasamang tubig yan. Nilagyan ko ng konting tubig. Yung parang medyo nagsiserelax siya. Serelax style yung kinakain nila. Eh, parang nagpapakain na ng sanggol. Kulit pa. Isa pa pala nga pala sa mga tips ko, mga kapobensya, is yung mga feeds nga pala natin. Kung bibili kayo ng feeds, magtanong kayo sa mga nagtitinda kung yung mga feeding guide about sa feeds. So, kasi may mga feeding guide yan, yung mga feeds na bibili natin. Like for example, ito nga yung pre-starter. Pakunti-unti yan. Merong mga may timbang kung ilan yung dapat may pakain sa isang bee. Meron yung mga feeding guides. Tapos kung kailan kayo dapat magpalit ng kung kailan yung magpapalit nyo na ng feeds o yung pakain nyo sa mga alaga nyong baboy. So ayan. Ayan na sila. Simula na silang kumain. Ayan, 2 weeks in time or 3 weeks in time na magsisimula na kumain yung mga yan. Ayan, actually siyam sila. Yung nanay nila, ayan. Nangayayat na kakakain. Kakadede sa kanya. Yung feeds naman nito ay na lactation pa rin yung feeds niya. Isa pa nga pala, malapit na nga pala natin na simulan na pagwawalay dito. Hindi ko pa lang alam kailan, pero sinabihan ako ng aking tech na mga 35 days bago natin iwalay yung mga biik doon sa nanay. Basta nagsimula na talaga kumain yan. So ay mga kapobensya, yun lang yung may bibigay ko na tips dito sa pagsisimula na pagpapakain nyo sa mga alagang baboy. Huwag nyo na rin kalimutan, mas maganda, huwag nyo na rin kalimutan na humingi ng advice nga pala doon sa mga vet or sa mga technician na nag-aalaga ng mga baboy ninyo para may idea kayo. Ito for reference lang para may idea kayo lang nga pala doon sa mga nagsisimula na mag-alaga ng baboy. Sana mga kaligwas, may natutunan kayo sa araw na to. Ayun, kung bago ka sa aking channel, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, huwag mo na kalimutan na mag-subscribe. At
i-click yung notification bell para notified ka sa lahat. And pahingin na rin ako ng isang like sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga kaligwas yung may bibigay kong tips sa inyo and sa pagpapakain ng mga big. Ito is based on my experience lang naman. So ayun mga kaligwas, sana may natutunan kayo. Thank you ulit at thank you and see you on my next vlog and bye bye sa inyo and God bless sa inyo lahat.